Magandang araw mga kayanita! Balikan po natin ang part 7 ng ating kwento na pinamagatang I Will Love You Again. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Buong panahon ng hapunan, ay nararamdaman ni Jessa ang titig ni Liam sa tuwing kunwari ay babaling ito sa tiya ni Dick. Paano ay sila ang magkatabi? Kaharap nito si Ina, na panayang haplos sa bisig at braso ng asawa niya habang kumakain. Mayat maya, isinusubuan nito si Dick at parang kilig naman ang bruha nitong tiya. Oy, Jessa, kumain ka pa. Gusto mo, subuan din kita? Ani Liam. Nasamid ang titagwada ni Dick na noon ay umiinom ng tubig. Sinadyaya ta talaga nang lukulukong si Liam na magbiro sa pagkakataong iyon. Ibinaba ni titagwada ang baso nito. Hindi ba nagugustuhan ang nihahanda ko, ha Jessa? Baka naman nagmerienda na sila ni Liam tita. Dahilan ni Dick. Hindi napansin ni Jessa ang pamumuti ng mga buto sa nakukuyom na kamay ng lalaki. Oo, nagpabili ako ng paborito niyang cake at pansit. Nagpakain ako sa opisina kanina. Kasi pumasok ang pinakamahusay at pinakamagandang sekretarya sa buong kasaysayan ng Del Mundo Shipping, salon ni Liam. Para namang habang buhay ko na nagtatrabaho sa Del Mundo Shipping kung makapagsalita ka. Ha Liam? Saad ni Dick. Mas matagal na ako sa iyo dun pare. Magaang sagot ni Liam. Mukhang ang marami kayong tinatrabaho ni Jessa. Sabat naman ni Tita Gwada. Gabing-gabi na kayo nakauwi eh. Hindi iyon pinatulan ni Liam. Kumusta naman ang mama mo, Ina? Hindi mo ba siya kasamang umuwi? Tanong ni Liam. Napag-alaman ni Jessa, batay sa usapan habang hapunan, na Amerikana ang ina ni Ina. Pilipino ang ama nito, pero matagal nang namayapa. May kamag-anak man dito sa Pilipinas, pinakamalapit pa rin umano ang loob nito sa mga Del Mundo. Tahimik lang siya buong panahong nag-uusap ang mga ito. Hindi siya sumasagot kahit na sinasali siya ni Liam sa usapan. Hindi eh, pero ayos lang yon. Alam naman niyang hindi ako pababayaan ni Dick dito. Akala ko ba ito ang mag-aalaga kay Dick? Bakit may plano yatang magpaalaga sa lalaki? Inis naman na naisa loob ni Jessa. Tumangu-tangu si Liam at naramdaman niyang tumingin na naman ito sa kanya. Itinuon na lang ni Jessa ang mga mata sa unahan, sa mukha ni Dick, kahit alam niyang hindi siya nakikita ng lalaki. Isang tingin pa ni Liam at tutusukin na niya ang mga mata ng lalaki. Batay sa kilos ni Ina, halatangang may malalim itong pinagsamahan at si Dick. Lihim siyang napabuntong hininga. Tinitigan ni Jessa ang plato niya na napakalinis dahil hindi halos nasayara ng pagkain. At naisip niya kung sa gayon din mauuwi ang buhay pag-ibig niya. Sa wala. Saan niyo ba gustong magkape? Dito o sa veranda? Tanong ni Tita Gwada. May binili rin akong cake. Baka maumay na si Jessa sa cake, Tita. Sabat ni Dick. Parang ayos siyang kasalo. Hindi na po ako mag-dessert. Masakit po ang ulo ko, kaya magpapahinga na lang ako. Saad ni Jessa. Parang narinig niyang umismid na matanda. Sige, bahala ka. Mauuna na rin po ako. Sigurado pong naghihintay na sa akin ang mama ko. Paalam naman ni Liam. Okay, iho. Natutuwa naman ako sa'yo at mahal na mahal mo ang mama mo. Sabi ni Tita Gwada. Gumiti ang binata at saka tumayo na. Salamat po ulit, Ma'am Gwada.
sabi ni Liam. Jessa, ihatid mo si Liam sa garahe bago ka tumuli sa kwarto mo. Utos ang kanyang tita Gwada. Opo, magalang niyang sagot. Wala na siyang lakas para makipagtalo. Ayaw niya sanang ihatid si Liam. Ayaw niyang sagutin ang mga piping tanong nito. Ayaw niyang tiisin ang mga pagbibiro ng binata dahil hindi siya natatawa. Tila naunawaan naman ito ang kanyang mood. Hindi ito umimik hanggang sa sasakyan. Pero pagdating doon, hindi ito kaagad nagpaalam. Papasok ka ba bukas? Tanong sa kanya ni Liam nang sapitin nila ang tabi ng kotse nito. Pag may order sa akin. Sagot na lang ni Jessa. Sinipa nito ang gulong ng kotse malapit dito. Alam mo, pwede mo akong sabihan ng problema, di ba? Hindi. Palalakihin mo lang lalo ang problema ko. Maasim na sagot ni Jessa. Natawa naman si Liam. Yan ang gusto ko sa'yo. Hindi mo ako sineseryoso. Sabi muli ni Liam. Parang may laman ang mga sinabi nito. Parang may pait sa bibig nito. Tapatin mo nga ako, Liam. Naligo ka ba talaga sa akin noon? O kinakalaban mo lang talaga si Dick? Tanong ni Jessa sa lalaki. Hindi ito sumagot. Bumaling lang at tinitigan ang mga mata niya. Okay, huwag mo nang sagutin. Itinuon niya ang paningin sa kulay pula nitong kotse. Oo, seryoso ako ng Jessa. Naalaala mo noong inihatid kita minsan pa uwi? Nagpaalam ako sa nanay mo na liligawan kita. Botong-boto siya sa akin noon. Nabigla talaga ako nang mabalitaan kong ikakasal ka na. Hindi ko inaasahan iyon. Si Ina talagang alam kong shit. Napamurang sabi ni Liam. Umuwi ka na nga. Tabi ni Jessa na pilit pinapagaan ang tinig kahit gumagaralgal iyon. I'm here for you. Huwag mo kakalimutan iyan. Sabi pa ulit ni Liam. Oo na. Alis na. Salamat sa paghatid. Nakatungo si Jessa pabalik sa front door. Kaya nabigla siya ng isang malaking bulto ang nakaharang doon. Nang saktong papasok na siya, napaatras ulit si Jessa. Ikaw pala, Dick. Kanina ka pa ba diyan? Tanong ni Jessa. Hindi sanagot ni Dick ang tanong niya. Samahan mo ako sa kwarto. Utos si Dick. Dumadugundong sa tingin niya ang tibok ng kaniyang puso. Lakas loob na hinagip niya ang kamay ng lalaki at iginiya ito patungo sa master bedroom. Kaya ba hindi ka maabalang sumama sa airport kanina? Dahil tatagpuin mo si Liam sa opisina? Mas pinili mo pang makipagharutan sa kanya kaysa nalayan ang sarili mong asawa. Sumbat ni Dick. Pagkalapat na pagkalapat niya ng pinto. Dick, inutusan ako ni Ma'am Gwada. Sagot ni Jessa. Kahit sino pa ang nagutos sa'yo, sa akin ka lang dapat susunod. Dahil ako ang asawa mo. Paggalit na sabi ni Dick. Nahagip nito ang braso niya at mariing pinisil iyon. Dick, nasasaktan ako. Singhap ni Jessa. Napamura ito bago siya binitawan. Alam mo ba kung anong oras kami dumating dito? Pasado alas 6 na. Nakabalik na kami. Pero wala ka pa. Anong iisipin ko? Hindi alam ni Tita Gwada kung bakit hindi ka pa bumabalik. Ganong maaga pa raw nang ipasundo ka niya kay Mang Jerry. Mataas ang boses ni Dick. Tinatawagan ko si Mang Cherry. Hindi ko siya makontak. At nag-offer si Liam na ihatid ako. Sagot na lamang ni Jessa. At pumayag ka naman. Gusto mo rin kasi. Gustong gusto mo na pinapormahan ka ng lalaking iyon. Maktol pa ni Dick. Napakadumi ng isip mo. Sabi ni Jessa. Nakipagsigawan na rin siya sa lalaki. Ganon? Madumi na akong madumi. Pagkatapos ng nangyari sa atin, may aalis mo ba sa akin na magduda? Ang may insecure? Bulag ako. Pakiramdam ko. Hindi na buo ang pagkalalaki ko. At kilala ko ang kalibre ni Liam pagdating sa babae. Alam mo ba kung gaano katindi ang imahinasyon ng isang bigla na lang
na buhay sa dilim. 10 beses yata ang tinitingkad ng imahinasyon ko at hindi ko gusto isa man sa naiisip ko tungkol sa iyo habang kasama mo ang walang hiyang Liam na iyon. Galit ang sabi ni Dick. Kaibigan mo si Liam. Alam mong hindi ka niya tatraidorin. Paliwanag ni Jessa. Talaga? Alam ko? Paano ko alam? Hindi pa ba pagka-traidor ang paniligo niya sa iyo sa harap ng mismong pamamahay? Putol ni Dick. Hindi niya ako nililigawan. Ano ka ba? Sagot ni Jessa. Hindi nga pala paniligo ang tawag mo doon. Iba kasi ang diksyonary mo. Gusto mo, iyong inaabot ng taon. Ilang buwan at siyang naliligo sa'yo? 8? Kumukota na ba siya sa kakahatid? Kung iniisip mong pakakawalan kita ng basta-basta, pues, mag-isip ka ulit. Akin ka. Naiintindihan mo? Hinding-hindi ka na ulit tatapak sa opisina na hindi ako kasama. Galit pa rin sabi ni Dick. Dick, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Jessa. Hindi mo alam? Nagagalit ako. Nagagalit ako dahil wala akong magawa kundi maghintay sa'yo. Sa pagdating mo, kulang na lang. Bilangin ko ang bawat segundo na dumadaan. Alam ba kung gaano kahirap iyon para sa isang bulag na tulad ko? Pinapakinggan ko ang tunog ng malaking orasan. Binibilang ang dong na nagsasabi ng oras. Dahil ayokong itanong sa tiyahin ko kung anong oras na. Ayokong patunugin ang anumang bagay na magsasabi sa akin ng digital na oras. Dahil ipinapaalaala nun sa akin ang kondisyon ko. Dumaan ang alas 7, ang alas 8. Pero nasaan ka? At malalaman ko pagdating mo na si Liam ang kasama mo? Patuloy pang sabi ni Dick. I'm sorry. Sabi kasi ng tiya mo, gagabihin kayo. Kaya hindi ako nag-abalang tumawag dito sa bahay. Saka malay ko ba kung magwawala ka ng ganito? Sabi ng isang bahagi ng isip ni Jessa. San kayo nang galing? And God, huwag kang magsisinungaling sa akin. Dahil baka masaktan talaga kita. Banta pa ni Dick. Inihatid namin yung sekretary ni Liam, si Dindi. Kaya kami nagtagal. Iyon lang. Iyon lang talaga. Dumiretso na kami dito. Kasama namin si Dindi buong maghapon. Dick, hindi kita pagtataksilan. Nangako ako sa'yo. Paliwanag ni Jessa at sukat doon ay kinabig siya ni Dick. Hinanap ng mga labi nito ang mga labi niya at sinail siya nito ng mainit na halik. Dick, eto na yung gamot na hinihingi mo. Sabi ni Ina, malapit sa hamba. Hindi pa na kontento. Tuluyan itong pumasok at nilapat ang pinto. Nilingon ito ni Dick. Pilit hinamig ni Jessa ang sarili. Ito ba ang dahilan kung bakit nagpahatid si Dick sa kwarto para makita sila ng nobya nito sa ganitong tagpo? Kayang-kaya ni Dick na magtungo sa master bedroom mag-isa. Ina, nasan si Tita Guada? Tila walang anumang tanong ni Dick. Nagpahinga na siya. Napagod daw sa biyahe. Lumapit ang babae sa kinatatayuan nila. Tansya ni Jessa ay nasa 5'6 o higit pa ang height ni Ina. Mas malapit sa tangkad ni Dick. Mas bagay. Buti, nakahanap ako ng analgesic. Hinahalungkat ko pa yung maleta ko kaya ako nagtagal. Bakit hindi mo sinabi kay Dr. Anis kanina na sumasakit pala ang ulo mo? Madalas bang mangyari iyan? E di sana, nakapagpareseta tayo sa kanya kanina noong dumaan siya. Sabi ni Ina. Ayos lang ako, Ina. Huwag kang masyado mag-alala. Marahang saway ni Dick. Parang nadurog sa paada ni Jessa ang puso niya. Kailan kaya siya kakausapin ni Dick nang may ganoong pagiliw? Hindi pa nga pala tayo forma na nagkakakilala, sabi ng dalaga sa kanya. I'm Ina Montalvo. Inilahad dito ang kamay sa kanya. Hindi na nito kailangang sabihin na dati itong fiancé ni Dick. Parang sirang plaka iyong sinasabi ng tiya ng huli kaninang hapunan. Jessa, tipid na sagot niya
tinanggap ang kamay nito. Sa pwesto nila, medyo nakaharang si Dick sa kanila. Hindi niya masabing Jessa del Mundo kahit gustong gusto niya. Pakiramdam kasi ni Jessa, wala siyang karapatan. Baka sa pagkakataong ito, hindi lang si Dick ang tumawa. Baka pati si Ina. Ah, Jessa, pwede mo bang ikuha ng tubig si Dick para mainuman niya yung gamot? Sabi ni Ina na para bang ito ang asawa at katulong lang siya. Oo, sandali lang. At mabilis niyang nilisan ang silid upang iwan ang dalawa. Pagdating niya sa kusina, ay naabutan niya ang kasambahay na si Adelpha na itinatabi ang huling pinggan sa dispenser. Adele, tawag niya sa palayo nito. Ma'am? Nakangiting lumingon ng katulong. Pakidalhan mo naman ang tubig ng Sir Dick mo sa kwarto. Salamat. Uto si Jessa. Napansin niyang kumunot ang noon nito pero tumalikod na siya. Alam ni Jessa, nagtataka ang katulong dahil nakikita naman ito kung paano siya gumawa sa bahay. Kung paano pilit niyang pinagsisilbihan si Dick. Pwes, wala siyang pakialam kung ano ang isipin nito pag nakita si Ina sa kwarto ng lalaking iyon. Bahala na rin itong ipamalita nito iyon sa iba pang katulong at kahit sa mga katulong pa ng mga kapitbahay. Kung galit si Dick kanina, mas matindi ang galit niya ngayon. Ginamit siya nito. Sinabi niya rito na ayaw niya at hindi siya papayag na maging kasangkapan para mapagselos ito ang dating nobya. Pero ginawa pa rin ito. Natural. Alam ni Dick na susundan ito ni Ina sa kwartong iyon. Nagtungo na si Jessa sa kanyang silid para maghanda sa pagtulog na masama pa rin ang loob. Dito na po nagtatapos ang 7th kabanata ng ating kwento. Tuluyan na kayang mawasak ang pagsasama na Nadika at Jessa sa pagdating ni Ina sa kanilang buhay? Iyan po ang ating aabangan sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone!